We are in a ship's mocking vigil. Yo, what's up mga kabirds? Maligayang pagbabalik dito sa ating channel, no? At sa video ito ay mag-ship spotting muna tayo. So kasalukuyan kami ngayon na Anchorage dito sa may Naga City, dito sa may Cebu. Pero bago yan mga kabirds, nais ko lamang magpapasalamat sa mga taong walang sawang sumusuporta na manunood sa video natin. At sana dumami pa kayo. At yun nga mga kabirds, kasalukuyan tayong nakaangkoray dito ngayon sa may Naga Cebu. At yung nakikita nyo dyan na barko ay isang foreign vessel yan na nanggagaling sa China para sa kanilang unloading operation dito sa may Cebu. At dahil sa haba, laki at lalim ng trap ng kanilang barko mga kabirds, ay hindi sila makadaong dito sa may pantalan ng planta kung saan sila nag-unload ng kanilang kargamento. So kaya nasa Anchorage lang yung proseso ng kanilang pag-unloading. At sinisip side lang yung mga LCT dyan, yung mga Asia dito sa Cebu, Asian na LCT, para yan yung kukuha ng kanilang kargamento. So yung karga pala ng cargo na yan mga kabirds ay coal. Yan ang ginagamit na pang gatong dito sa may power plant, no? Dito sa may Naga. So ngayon mga kabirds, sisilipin natin yung data ship ng barko na yan. Yung pangalan pala ng foreign vessel na yan ay Silk Road 3. At vessel type bulk carrier. At nasa flag niyan ay Hong Kong. At ang cross tonnage niyan ay 33,054. So napakalaki. Yung haba niyan ay 189 meters. At ang yung lapad naman nito ay 32 meters. So built year niya mga kabards, 2016. Shipbuilding ay sa Yu Jiaisu Shipbuilding, Nanjing, China. So sa China yan ginagawa yung barko na yan mga kabards. So comfort niyan mga kabards ay Hong Kong, at ang owner niyan ay Yichun Shipping, Shanghai, China. So yan ang buong detalye ng foreign cargo vessel na yan mga kabards. So yan ang muna ang may bibigay natin sa ship spotting natin mga kabards. So sa yung foreign cargo vessel natin na yan. So don't forget to like and subscribe para sa mga ship spotting video pa na magagawa natin. At thank you at maraming salamat mga kabobirds. Paalam.